Kasi kung wala ng swab test tsaka wala ng quarantine, hindi mo alam yung mga kasabay mo sa eroplano. Hindi mo mga kilala. Iba-iba kayo. Kaya mas mahirap yan. Kasi hindi nila alam eh kung sino yung mga infected pa eh. Di ba? Tapos bigla, tatanggalin nila yung swab test tsaka quarantine. Busy-busy ka bro ah. Parang pauwi ka ng Pinas ah. Oo bro. Itatry kong magbakasyon. Totoo na ba yan? Eh, matagal na sana to bro. Kaya lang eh, na-stop nung mag-pandemic. Kaya na-postpone yung bakasyon. Ikaw bro, kailang bakasyon mo? Tagal pa bakasyon ko bro. 2 years contract kami sa company. Oo, swerte nyo nga eh. Tiga 1 year lang yung kontrata nyo. Di ba may quarantine pa? Kung kailan may pandemic, tsaka ka nagbakasyon, magbabakasyon. Ang haba ng quarantine yan bro. Hindi mo ba alam bro na inalis na yung quarantine para sa mga pauwing OFW? Hindi mo nabalitaan yun? Oo. Kailan pa inalis yung quarantine? Nung isang araw, ibinalita yun ah. Kasama ba ang OFW doon? Oo, kasama daw ang OFW. Pati yung sa LGU? Tapos yung sa LGU, sa mga balik probinsya, wala na ring quarantine. Okay yun kung wala ng quarantine. Tsaka wala ng swab test. Hindi masasayang yung isang buwan na bakasyon, masusulit mo. Oo nga bro eh, kaya sasamantalahin yung pagkakataon, di ba? Oo, baka mamaya magbago na naman ang isip ng gobyerno. Baguhin na naman yung protocols. Alam mo naman ang mga gobyerno ng Pilipinas. Pabago-bago, di ba? Kaya habang bago magbago yung isip nilang ibalik yung quarantine, magbakasyon na muna, di ba? Oo. Yun yung magandang bagay doon. Pero may pangit din na ano, na epekto yan. Ano naman yung masamang epekto nun bro? Ikaw naman, kinukontra mo na naman yung desisyon ng gobyerno eh. Kasi kung wala ng swab test tsaka wala ng quarantine, hindi mo alam yung mga kasabay mo sa eroplano. Hindi mo mga kilala. Iba-iba kayo. Iba-ibang lugar kayo dito sa Saudi nang galing. Hindi mo alam kung sino yung mga nakasalamuhan niya. Nila. Tapos pagdating nyo ng Pinas, wala ng swab test. Wala ng quarantine. Kung wala kang sintomas. Pag may sintomas, ibig sabihin, ika-quarantine ka tsaka sa swab test. E paano yung mga asymptomatic na ano, wala namang sintomas pero infected? Kaya mas mahirap yan. Di ba? Para sa akin lang yun ha, mahirap. Hindi masyadong magandang desisyon yung ginawa ng gobyerno. Kasi hindi nila alam eh kung sino yung mga infected pa eh. Di ba? Tapos bigla, tatanggalin nila yung swab test tsaka quarantine. Mahirap. Buti ko sana kung dito sa Saudi eh, wala na rin na infected dito eh. Araw-araw may 300 pa rin na mahigit na 300 ng nagpa-positive pa rin dito. Tapos pagdating mo na sa Pinas, hindi ka na ika-quarantine, hindi ka na sa swab test. Paano kung yung nakasalamuha mo sa aeroplano, sa airport, eh, infected? Hindi mo alam. Mas lalong delikado, bro. Sa bagay, bro, may punto ka dun, ha? Paano nga, no?
Bakit kaya sila nag-desisyon na ganun, tanggalin yung quarantine? Marami pang infected dito sa Saudi. May trouble ban pa nga dito, di ba? Dapat yung mga bagay na ganyan, pinag-isipan muna ng gobyerno ng Pilipinas bago nila ibaba yung protocols na yan, baguhin. Ayos na ba yung mga papeles mo, pauwi? May visa ka na? Oo bro, nakuhanan na ako ng visa. Okay na yung visa ko. Nasa akin naman yung passport ko eh. Hindi naman na yun tinatatakan ngayon. Digital na ngayon yung visa. Importante yun, mga ano na yan, yung visa. Tapos yung Oasis, may Oasis ka na. Oasis? Yung ano, yung someday is gonna be the day that I'm coming back to you. Yun? Hindi yan, banda naman yung sinasabi mo. Ha? Hindi ba yun? Linawin mo kasi. Yung Oasis, yung ano, site sa Philippine government na magpapa-register ka. Oo, hindi yung puro ka naman biro eh. Hindi yung banda. Oh, tapos yung Trace, kailangan i-download mo din yung apps na yon. Dahil parang yun yung yan, parang yun yung tawakal na dito. Sa Pinas naman yung Trace. So meaning bro, kailangan ko yung mga yan, yung Trace tsaka Oasis para sa pag-uwi ko. Oo. Kailangan i-download mo yon. Yung Oasis dapat, bago ka umalis, mag-fill up ka na nun. I-download mo na rin yung Trace. Para ready to ano ka na, may confirm ticket ka na ba? Oo bro, confirm na rin yung ticket ko. Sa sunod na araw yung flight ko. Kailangan ayusin ka agad itong mga gamit para walang makaligtaan. Ayoko kasi yung nag-aakura pagka biyabiyahe ako. Basta iandaan mo yung visa, passport, yung Oasis, dapat naka-fill up ka na. Tapos yung Trace. Apat lang yun yung nangahanapin dun sa, ano, sa Pilipinas. Yun yung mga kakailangan mo dun. Iwan ka lang ngayon ha. Kasi dati nung may quarantine yun ang mga hinahanap. Wala pa naman yata sinabing ano kung ano yung mga requirements para pagpasok sa NAIA sa Pilipinas pag galing ka ng labas. Basta siguraduhin mo meron na, natatakan na yung visa mo, tapos may confirm ticket ka na. Bumili ka na ba ng ano? Ng luggage mo? Samsonite maganda bro. Ano yun, matibay. Medyo may kamahalan nga lang pero matibay yun. Oo bro, ako pa ba? Bumili ka na? Mas mura nga yung nabili ko eh. Oh, mura lang? Saan? Yung sabi mo, Samsonite? Ako. Mas matibay yung nabili ko. At mura pa. Oo. Ito. Cartoonite. Maraming salamat bro dun sa paalala mo ha. At least naliwanagan ako ngayon bro. At sana yung mga nanonood din ng video to maliwanagan din para magdoble ingat po tayo kung tayo po ay nagbabalak na magbakasyon sa panahon na ito na tinanggal na yung quarantine at saka swab test. Okay lang yun bro. Alam mo naman ang hagad natin yung makatulong tayo sa ating mga kapwa OFW. Kaya tulad ng sinabi niya, magdubli ingat na lang po tayo kung tayo ay pabakasyon sa mga panahon na ganito na wala ng quarantine at swab test. At kaya maraming salamat sa panonood sa
video na ito. At kung ikaw ay hindi pa nagsasubscribe sa channel ko, channel niya pala, hindi, channel naming dalawa, eh, mag-subscribe na kayo at syempre yung notification bell, pakikalimbang, para naman updated kayo sa mga video ganito na gagawin ko, niya, hindi, namin. Salamat, mas salamat.